At sabay-sabay po natin basahin sa umaga po ito ang salita ng ating Diyos na matatagpuan po natin sa Acts chapter 18 verse 9 to 10. So samahan niyo po ako. Minsan pa inanyayahan ko po ang nakaupo na bless all standing para po magbigay po tayo ng galang ng pagsamba sa ating Panginoon sa kahit binabasa po natin ito. Isa pong pagpapakita na Lord, we give you reverence to your word and we give you we thank you for this your word for this morning. So handa na ba tayong basahin yung salita ng ating Diyos? Amen. So samahan niyo po ako, basahin po natin ito sa ng version ng translation ng Passion Translation. Sabi niya dito verse 9, 1 2 3. One night the Lord spoke to Paul in a supernatural vision and said, "Don't ever be afraid. Speak the words that I give you and don't be intimidated." Verse 10, "Because I am with you, no one will be able to hurt you, for there are many in this city whom I call my own." So let us all be seated sa umaga po ito at hayaan po natin na patuloy na tayo katagpuin ng ating Panginoon sa umaga po ito. So ang ating pag-uusapan sa umaga po ito ay binigyan natin ng title, it's all about na kung saan not alone with God's protecting hand. So makikita po natin that it is all that we are in the series of Not Alone. Ito po yung ating monthly theme na ating tinatakbo. At alam ko po na tayo ay tinuturuan ng ating Panginoon. Since sa umaga po ito, tayo po ay muli na tuturuan ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. And I do believe na tayo po ay kakatagpuin ng ating Panginoon sa ating mga buhay. And so, hayaan natin na mangusap ang ating Diyos in this message for each of us. So, nakita po natin kanina dito sa buhay po ni Paul in Acts na dito na tinawag at pinili ng ating Diyos si Paul. So ang tanong ko po sa umaga po ito sa what is your the biggest fear in your life na ayaw mong mapangyari o na nahaharapin mo? What is your the biggest fear na sa tingin mo na ito yung kinatatakutan ko? And when it comes in sharing the word of God, dahil alam ko po tayo po ay tinawag at pinili ng ating Panginoon, do you feel and do you really kumbinsido ka na ba na ikaw ay tinawag at pinili ng Diyos? Can I say here an amen? So yung iba, hindi ba sila kumbinsido? Kumbinsido ka ba na tinawag at pinili ka ng Diyos? Hindi pa rin lahat. So lahat pa na nandito ay kumbinsido na siya ay tinawag at pinili ng ating Panginoon. Ang sabi ng Lord in Matthew chapter 28 verse 19, di po sabi niya, "Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Teach this, verse 20, new disciples to obey all the commands I have given you, and be sure of this, I am with you always, even to the end of the age." So ito yung po yung ibinigay na kautusan o kuman ng ating Diyos before He lived on this earth. Na tayo sabi nga, go! Kumbaga, humayo ka, ipahayag mo, ibahagi mo ang salita ng ating Diyos. So, sa umaga po ito, kaya nga tinawag ko, tinanong ko ang bawat, ano ba yung takot, ano ba yung biggest fear na kakaharapin mo when it comes in sharing the word of God? Pero ba, kumbaga, bago mo kakaharapin kasi yung takot na yon, dapat kumbinsido ka muna na ikaw ay pinili at tinawag ng ating Diyos. You stand on your feet, you stand firm that, Lord, tinawag mo ako. Lord, pinili mo ako. Ramdam mo, kumbinsido ka, at alam mo, kahit saan ka iba to, tinawag ka ng ating Diyos. Kung saan ka dalhin, alam mong tinawag ka ng ating Panginoon. Yun yung dapat ma-establish muna sa ating puso. Kasi, once na nandito ka na, naglilingkod ka na sa ating Diyos, marami tayong pagdaraanan, marami tayong kakaharapin. Kaya dapat ma-establish mo muna sa puso mo yung Lord, alam ko, tinawag mo ako. So sa lahat po ng mga kasama po natin diyan, sa ating mga na nasa kanilang mga tahanan in our virtual service, so just type in the comment below, "Lord, you have called me." Tinawag mo ako, Panginoon, and I declare, pinili mo ako. You have chosen me.
Kasi this is our faith for this morning. Lord, tinawag mo ako. So, balikan po natin si Paul na tinawag at pinili ng ating Diyos. And nakita po natin dito sa binasa natin na may mensahe ang ating Diyos na habang siya ay natutulog, in a vision, kinausap siya ng ating Panginoon. Check, kinatagpo ng ating Diyos. So makikita natin dito, Paul is, kumbaga, humaharap siya in his biggest fear. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, don't be afraid. Huwag kang matakot. So ano nga ba yung nakusaan mga problems na karaniwan nating nai-encounter sa bawat isa sa atin when it comes in serving our God. So may mga common problem at ito rin yung nakita at naranasan ni Paul na problem sa kanya na gusto nating maunawaan. So what are the common problems encountered in sharing God's word? Di ba? Nakapagbahagi na ba tayo ng salita ng Diyos? Naibahagi na ba natin na si Kristo ang ating tagapagligtas? So, in your action, o sa ginagawa mo, hindi ka man marunong magsalita, hindi mo man totally na will burst ka doon sa John 3:16, but through your, kung paano ka mamuhay, nakikita dapat si Kristo sa puso mo. At doon mo ibinabahagi, doon mo itinetestify that you have Christ in your heart. Are you still with me? So, ano yung common problems na na-encounter natin in sharing the Word of God or in sharing Christ in our life? Una, it is the afraid or the fear. Di ba? Minsan, naiisip natin, ay, nag-iisa lang ako dito. Ay, teka, nag-iisa lang ako yung mga kapitbahay ko, hindi pa nakakakilala. So, how you will share Christ for them? Paano nila makikilala si Kristo? Sa bawat kinikilo, sa bawat sinasabi mo, sa bawat... Kumbaga, ipinapakita po natin, we are sharing Christ to them. So ito yung paraan na kung paano natin maibahagi. Hindi ka man tumatayo dito sa harap to preach the word of God, pero pag uwi mo ng bahay, you are preaching Christ in your life. Are you still with me? So kahit na ito yung problema o ito yung the difficulties na hinaharap mo na natatakot ka dahil nag-iisa ka, nakakakilala. Ako nung bata pa lamang kasi ako yung unang-unang nakakilala sa amin. So, 6 years old. So, ako lang yung kumbaga, umaatin ako ng Bible study. But I thank God kasi doon sa process na to, tinuruan at nakilala ko ang ating Panginoon hanggang sa yung mga iba kong members ng family namin ay nakakilala. Dahil, kumbaga, nakita nila yung pagbabago sa buhay po namin. Sa buhay ko. So, we share Christ in our living. So, pangalawang nakita natin dito, doon sa binasa natin, di ba, sabi niya, don't be intimidated. So, si Paul nakakaranas ng intimidations dito. So, ano yung mga intimidations dito na kinaharap ni Paul? Maaring nung si Paul, nung napunta siya doon sa place ng Corinth, Corinth is a place na commercialized place. Napakalaking lugar, napakaraming tao. And there are so many mga higher ranks. So nakikita ni Paul na, Lord, teka, magbabahagi ako ng salita. And first time, kumbaga ito yung unang biyahe ni Paul sa Corinth, na napunta siya dito. Teka, nakita ni Paul na, ay hindi, kulang pala ako. Kulang pala yung kaalaman ko. Kulang pa yung trainings ko, kulang pa yung experience ko, kulang pa yung pagkakaalam ko para tumayo sa mga taong ito. Minsan humaharap tayo sa mga ganung bagay, di ba? Na, oy, sis, ikaw yung magbibigay ng testimony mamaya. Ay, teka, nakikita mo sa sarili. Ay, teka, wala akong alam, wala akong kakayanan, hindi ako marunong, hindi ako... So, yung intimidation, sino ba yung mga tuturuan ko? Sino ba yung kakaharapin ko? Teka, nandyan si Mayor. Teka, andyan si senador. Teka, andyan si attorney. Teka, andyan si doktor. Teka, andyan. So, could you speak Christ in your life? Tatayo ka sa kanilang harapan. So, ito yung common na nararanasan natin. We intimidated. Are you still with me? Sino yung nakaranas? Ay, teka, nanginginig pati tuhod, nanginginig lahat-lahat, tumatayo ang mga balahibo dahil ang kakaharapin niya, teka, sabi nilang ang aking audience, si ano eh, si ganito, si vice mayor. Teka, ang aking kakaharapin, ang tuturuan ko, yung pinakamayaman dito sa barangay namin. You feel intimidated. Are you still with me?
And other thing is his worry. Nung nakita ni Paul na pupunta siya dito sa Corinth, sabi niya, paano na lang kung gagawan ako ng masama? Paano na lang kung pag nanakawan ako? Paano na lang? Because these Jews and the Romans are against to the teachings of Paul. Minsan, dumarating sa buhay po natin na nagtuturo ka at yung mga taong kaharap mo, they are against doon sa sinasabi mo, doon sa testimony mo. At yun yung karaniwan na kinakaharap po natin. Pero paano nga ba tinignan ni Paul yung kanyang sitwasyon? How he view yung bagay na kinaharap niya. Napakalaga po kasi yun eh. Kung paano natin titignan, kung paano natin panghahawakan, ano yung panghahawakan mo? To share the word of God. Why God has called you, why God has chosen you, na para ibahagi, ipakita na mayroon kang Kristo sa puso. Sa umaga po ito, maaring yung message nito, iba-iba yung pagtanggap po natin. We look in a different perspective. Di ba? For example, ito pong baso na ito, may mga nagsasabi, tatlong tao magsasabing may mga comments, may mga magbibigay ng reaction na tatlo po dito. Una, may isang tao magsasabi, itong baso na to is half full. May magsasabi naman, itong baso na to is half empty. At mayroong pangatlo, wala lang. Saan ka doon sa bagay na yon? Sasabihin mo ba na itong baso na to is half full? Kalahating puno? Kalahating bawas? O wala lang? Wala kang pakialam? You just hear the message and goes out to your other ear. So sa umaga po ito, nais ng Diyos, paano mo ba tinignan, paano ka mag-response doon sa pagkakatawag sa iyo ng Panginoon despite na mayroon kang fear, mayroon kang intimidations, mayroon kang worry na kung paano kinaharap ni Paul itong bagay na ito. God, sabi niya, we are not alone because there is, andyan yung kamay ng Diyos na humahawak sa iyo. Na, Lord, ito yun eh, natitignan ko yung pagkakatawag mo sa akin, oo nga, mayroon akong mga kakulangan, mayroon akong mga emptiness, mayroon akong mga weaknesses, pero hayaan mo, Panginoon, na itong bagay na to, magamit ito para sa kaluwalhatian mo. You go on the positive side. Yes, Lord, I am half full, pero mayroon akong magagamit para makapaglingkod sa iyo. Mayroon ako, Panginoon, na binigay mo, mayroon kang ipinagkatiwala sa akin para panghawakan ko ito. So ano yung mga ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin? Ano yung ipinopoint out ng Lord sa bawat isa sa atin? Because God has called you and chosen you to stand to these people. Nakuha mo ba na ikaw yung tinawag ng Diyos? Naramdaman mo ba na ikaw na yung tatayo sa kanila para rin sila makakilala kay Kristo? Wala akong narinig na amen. Ikaw na nandiyan sa tahanan mo. Ramdam mo ba na ikaw yung kahit nandiyan ka sa tahanan mo, you could be as an instrument para makakilala yung kaibigan mo through the social media by posting, sharing this message to them. Maraming kapamaraanan eh. Pero ano yung ibinibigay ng Diyos sa umaga po ito sa bawat isa sa atin para ikaw ay, sabi nga ng awitan natin na kanina, I will go. Na ikaw na yung tatayo para sa kanila. Hindi ka man marunong magsalita, mag-preach, but you could preach Christ through your living. So ano yung ibinibigay ng Lord sa bawat isa sa atin sa umaga po ito that God's protecting hand, kung nandoon yung kamay ng Diyos sa iyo, hawak ka ng Panginoon na sinasabi, Lord, kahawak mo ako. Habang ako, Panginoon, ay naglilingkod sa iyo, habang ako ay sumusunod sa iyo, ito yung ibinibigay mo at ipinapakita mo sa akin. God's protecting hand pointing out for each and every sa bawat isa sa atin, yung ibinibigay ng Diyos, yung God's permission. Diba? Sabi ng Lord, speak the words that I give you. So yung permission na ibinibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Permission means the act of allowing someone
to do something. It is giving authority. Binibigyan tayo ng authority ng ating Panginoon na ipakita, ipakilala siya sa ibang tao. Kahit sa trabaho po natin, paano ba natin ipapakilala si Kristo sa puso po natin, sa buhay natin? Gawin mo yung trabaho mo ng tama. Gawin mo yung trabaho ng maayos. Gawin mo yung trabaho ng may puso. Kahit na may mga pressure sa trabaho mo, may mga stress sa trabaho mo, gawin mo pa rin ng tama. Dahil nakikita nila, ano ba ang kaibahan ng taong ito? Bakit kahit na pressure na ito, ang galing ah, nandoon pa rin yung tama pa rin yung ginagawa niya. Because there is Christ in your hearts. Yun yung kaibahan. Na kahit pagod ka na sa trabaho mo, you will not murmur. You will not complain. You still give thanks to God dahil may trabaho ka. So, sabi dito, as we represent God to other people, God give us His consent to carry His glory and honor. Ibinibigay ng Diyos. Kumbaga, He give permission to carry out His glory in us. Dahil kapag tayo tumatayo sa maraming tao, nakikita nila kung paano tayo mamuhay, we are giving glory to God. Nakikita nila ang kaluwalhatian ng Diyos sa buhay mo. Nakikita nila yung karangalan ng Diyos sa buhay mo. Diba? Namumuhay ka ng marangal, namumuhay ka ng tama, that is giving to God an honor to the Lord. Yun yung sinasabi ng Bible in 2 Corinthians chapter 5, verse 20. Therefore, we are Christ's representatives. And through us, God is calling you. We beg you on behalf of Christ to become reunited with God. So sabi dito ng Bible, we are God's representative. We are God's ambassadors. Dapat may ilagay sa puso po natin na hindi ka lamang tagapakinig na pupunta ka dito ng Sunday, pupunta ka dito ng Bible study, o pupunta ka sa prayer meeting to sit and hear the message. No. God has called you. For what purpose? You share Christ and then na itong mga taong ito that they could reunited with God. Na makalapit sila sa Panginoon, na sila, kumbaga, maraming kapamaraanan para tayo po magamit ng ating Diyos. Huwag mong sabihin, huwag mong tignan na kung paano yung kalahati ng baso. Lord, kalahating baso bawas. Huwag mong tignan yung buhay mo na ganoon. Na, Lord, kalahati ng buhay ko kulang. Huwag mong tignan yung kulangan. Tignan mo yung ibinigay at tinagkatiwala sa'yo ng Panginoon na magagamit para sa paglilingkod, magagamit para sa kanyang gawain, magagamit para mabahagi mo kung sino si Kristo sa buhay mo. Salamat sa mga nag-amen. Kinakailangan makuha mo ito. Kinakailangan maiplagay sa puso mo. Lord, ito yung pagkakatawag ko. Mahina ako, kulang ako, pero magagamit ko ito para sa kapurihan mo. Dahil lahat tayo, God has put gifts and talents in us na magagamit para sa kanyang kaluwalhatian. So ang kinakailangan lang, how you respond, how you give your perspective or your point of view doon sa bagay na ipinagkatiwala sa iyo ng ating Diyos. Kung si Paul nakakaramdam ng takot, kung si Paul nakakaramdam ng intimidation, kung si Paul nakakaramdam ng worry sa buhay niya, but he never stopped doon sa bagay na yon. Hindi ito magiging dahilan para hindi ko maibahagi si Kristo sa puso ko. Oo nga, first time ko na mapunta dito sa lugar na ito, pero may Kristo ako na kaya ko ibahagi sa mga taong ito. Oo nga, may pandemic ngayon, pero may Kristo ako, ibabahagi ko ito dahil siya ang napoprotekta sa buhay ko. May Kristo ako who provides my needs. May Kristo ako who changed my life. May Kristo ako who directs me kung ano yung dapat kong gawin at magiging decision ko para mamuhay ng tama at maayos. Yun ang nais ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. So, ang nais ng Panginoon, ano yung pinopoint at when God's permission emphasizes to us, unang-una, His authority. Ibinibigay ng Diyos
Alam niyo ba, di ba sa bahay natin, ang gusto natin na tayo authorized, authenticated ba yan? So, binibigay ng ating Diyos yung authority niya. As He said in His Word, we are His representatives. Binigyan ka ng authority ng ating Panginoon. Kaya yung oo nga, may takot ka sa puso mo. Oo nga, may nakakaramdam tayo ng intimidation. Oo nga, nakakaramdam tayo ng mga worryness sa buhay po natin. Pero ang tandaan mo, ang tignan mo, yung authority na binigay sa iyo ng Diyos. Ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. And number two, His approval. Nakita natin kung paano tayo na-approval ng ating Panginoon. Diba? Kapag nagtatrabaho po tayo, tinitignan, ang ginagawa po natin, we seek the approval of our managers, our supervisor, bago po natin gawin yung bagay o yung trabaho po natin. Ganun din ang ating Panginoon. God giving His approval unto us para gawin yung bagay na may bahagi natin si Kristo sa kanilang buo, sa ibang tao. Pangatlo, it is His answers. Na sa bawat mga katanungan sa buhay po natin, when we ask God, God gave us answer. Minsan, hindi ka umaayon sa sagot ng Diyos. Minsan, parang mas gusto mo masunod pa yung will mo doon sa sagot ng Panginoon. Pero God gave you. Sa bawat tanong sa buhay po natin, God gave always answers in our questions. May mga tanong ka kung paano mo ibahagi yung salita ng Diyos. May mga tanong ka kung dito sa buhay mo. May mga tanong ka sa para sa magiging decision mo. God gave you answers. Anto nang lang, makiayon ka doon sa sagot ng Diyos. Ano yung mga sagot ng Panginoon? Basahin mo sa Bible. That is the answer of God. May mga mensahe ang Diyos na yun yung tugon ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Pakinggan mo yung mensahe ng Diyos. That is His answer. So hayaan po natin na, Lord, napakaganda pala yung ginagawa mo sa buhay ko eh. Kaya dapat pala, kung ako yung tinawag mo, Panginoon, na mayroon na akong panghahawakan. Na, Lord, hawak mo ako sa iyong mga kamay at napapatunay lamang ito na that you permit me, you give me your authority, you give me your approval, and you give me answer to do it. Kahit nakikita mo na para kang nag-iisa lang, na ikaw lang yung nakakilala sa pamilya mo, ikaw lang yung umaatin sa church na ito, pero don't worry. Because habang nagpapatuloy ka na naglilingkod at sumusunod sa Panginoon, God will make a way. Sabi nga, where it seems to be in a way, God will make a way. Doon sa bagay na yun. Just, alam niyo, napakaganda kasi yung ginawa ng Lord sa buhay po namin, sa buhay ko. Kasi that time na kahit ako ay elementary pa lang, nung nakakilala sa Lord, just I keep serving God. Sige, umaatin ako kahit hindi ko nauunawa ng lahat na itinuturo sa Sunday school. Pero I just keep on going kasi there's something na parang na-ignite ako doon sa pagkakilala ko sa Lord. There's something na meron ako, na pinanghawakan ko, na Lord, gusto ko pa kita makilala. At yun ang naging daan para yung buong yung members ng family ko makakilala. So kung ikaw din, na sa tingin mo, ikaw yung nag-iisa nakakilala sa pamilya mo, just keep on going. Kilalanin mo pa ng kilalanin si Lord. Ipakita mo na mayroon kang Kristo sa buhay mo. And in the long run, makikita mo yung ginagawa ng Diyos sa buhay at sa pamilya mo. There will be change. At yung change na yon, yun yung makikita mo na sama-sama kayo naglilingkod sa Panginoon. Sama-sama kayo nagbibigay ng pasasalamat sa Panginoon. Yung asawa mo na hindi nasa lagi mong nakikita, yung itong asawa ko palagi siyang kontra sa ginagawa ko sa gawain ng Panginoon, ipakita mo na mayroon kang Kristo. Ang nakikita mo, kung nakikita mo yung asawa mo, yung mga nakokontra sa ginagawa ko, ipakita mo na mayroon kang Kristo. Kung kinakailangan mo pa magpasubmit sa kanya, but not compromising your faith, gawin mo. Kasi minsan, ang ginagawa natin, sumusunod sa tayo sa asawa natin, but we compromise our faith. O minsan, we stand on our faith, but we compromise our submission doon sa ating mga asawa. Kaya nagko-contradict, kaya nangyayari, away palagi sa loob ng pamilya, hindi makakilala, hindi tumatanggap yung asawa mo kay Kristo dahil nasa sa'yo, nakikita niya yung mga fault mo.
na dapat maituwid, na dapat makita mo, ay, kinakailangan ko palang sumunod, kinakailangan ko mapasubmit, lalong-lalo na ikaw na anak. Diba? Sa buhay ko, nung nakilala ako sa Panginoon, ang sabi ng father ko, huwag ka nang umaten dyan, masisira lamang yung isip mo, maapektuhan yung pag-aaral mo. But I stand on my faith and I need to, na kinakailangan ko sumunod sa magulang ko. Anong ginawa ko? Nag-aral ako ng mabuti. Ipinakita ko, I work hard na kahit wala silang pantustos, sige, mag-working student ako. At the same time, I have my faith to stand. Na kinakailangan ko sumunod sa Lord, ipakita na mayroon akong Kristo. And that is the time na nakita nila na hindi pala makaka-apekto si Kristo sa pag-aaral ko, kundi lubos ito nakatulong para magkaroon ako ng maayos na patutunguhan. At yun ang magiging dahilan para mabago at tanggapin nila si Kristo sa puso nila. Kung ikaw na anak ng Diyos na naglilingkod at yung mga magulang mo hindi pa nakakilala sa Kristo, sumunod ka sa utos nila, but don't compromise your faith. Don't compromise. Yung, kasi minsan, sa buhay po natin, naglilingkod tayo, attend tayo ng attend ng church, every Sunday nasa church, pero in the family circle, iba yung pamumuhay na meron ka nandun sa church at nandito sa pamilya. Are you still with me? Ipakita po natin. Because God is giving us His authority. God is giving us His approval. Unto us, ipinapakita natin kung sino si Kristo sa buhay po natin. So, nandito ka sa church, bihis na bihis, maayos yung buhay mo, yung ipinapakita mo outside your appearance, mayroon kang na you wear the best smile, pero pagdating sa bahay, ibang-iba. How they will know Christ? Ganyan, makakarinig ka, ganyan ba ang Kristiyano? Ganyan ba umaten? Ang sakit mapakinggan sa tenga. But if you want that they will be changed, if you want na yung buong pamilya mo, your family circle, you want to serve the Lord, kung paano ni sinabi ni Joshua, me and my family will serve the Lord, ipakita mo may Kristo sa puso mo. At makikita ng kapitbahay mo, makikita ng mga kaibigan mo, makikita ng mga katrabaho mo na mayroon kang Kristo. You didn't share the word. You didn't read the Bible in front of them, but they read Bible in your life. And patuloy na ibinibigay ng ating Diyos sa bawat isa sa atin, God's protecting hand pointing out God's power. Yung sabi ng Lord, don't be intimidated. Kasi kapag na-intimidate ka, doon pala nahahadlangan yung kapangyarihan ng ating Diyos. Diba? Pag nakaramdam ka na ng intimidation sa puso mo, hindi na makapag-penetrate yung kapangyarihan ng Diyos, hindi na makapag-penetrate yung salita ng Diyos sa puso mo. Kaya, ganun na lang eh. Kasi, in-entertain mo yung intimidations mo sa puso mo. Ang tinignan mo kung sino yung mga kaharap mo, ang tignan mo na may kroon kang Kristo na nabigay sa'yo ng permission na tatayo sa harap ng mga taong ito. Ilagay mo sa puso mo, Jesus Christ is your first audience to hear what you will say to these people. So hindi ka papayag na basta-basta lang natatayo sa mga taong ito na hindi ka nag-aaral. Hindi ka tatayo sa mga taong ito na magbabahagi ng John 3:16 na hindi mo memorize yung John 3:16 at hindi mo naunawaan kung ano yung John 3:16. You search. Dahil naman tayo marunong bumasa, o hindi ka man marunong bumasa, marunong ka makinig, makinig ka ng mga mensahe about John 3:16, and you will feed up your mind about the Word of God, about who is God in your life. At ito yung ibabahagi mo din. At ito yung ipapamuhay mo din. Kaya sila mabubago. So there, the power of God will transform you. Na kapag hindi mo in-intimidate yung mga bagay ng mga nararamdaman mo. The power of God is flowing unto us once we set aside the feeling of intimidation. Or we don't entertain. Huwag mo i-entertain. Oo nga, ang karap mo. Si, alam mo, ikaw na nagtatrabaho sa opisina, ang karap mo magiging boss mo.
minsan na-intimidate ka kung paano mo ipapakita na may Kristo ka. Alam niyo sa buhay ko, during these past days, lagi kami sa inspection. Kasama ko palagi si DOTR, kasama ko palagi yung mga consultant, kasama ko yung Singaporean, at minsan nakakaharap ko yung mga Hapon. So, nung one time na, lagi kami kasi, so sabi nila, civil engineer, lagi manginginom. Hello? So sabi ko, Lord, I stand on my faith. I stand that I will not compromise kung sino ako at kung ano ko. So one time, na pumunta kami sa Tagaytay at nag-order sila ng maraming mga SMB. So sabi ko, Lord, alam mo kung ano ako. And I will stand. Kahit walang nakakakilala sa akin, walang nakakakita sa akin, wala si pastor, wala si kapatid, mag-isa lamang ako, pero I will stand that I am a Christian. So sabi ko, hindi ako maiinom. Bakit? Di ba? Ito lang, isa lang, konting-konti lang. Hindi naman makikita, hindi naman malalaman ng asawa mo. Konting-konti lang, hindi naman malalaman ni kapatid. Hindi naman malalaman eh, konting-konti lang. Lasahan mo lang. Sabi ko, no, sorry, hindi ako umiinom. Bakit? Bakit? Ano ba ang meron? Dahil Kristiyano ako. Born again ako. At gusto ko na maipakita. So I stand. So, kumbaga ipinakita ko na I never na compromise our faith. Kaya minsan, dahil tayo, yung ang tinitignan, ay kinakailangan ko makisama dito. Kasi, para lang ano eh, yung makikisama, we compromise our faith. We compromise our serving our God. Kung sino yung Diyos sa buhay po natin. Pero sabi ko, Lord, kahit walang nakakita, kahit walang nakakaalam, pero I stand on my faith. Na kung bawal, Lord. Kasi ito yung magbibigay sa akin ng dignity at integrity sa bilang isang Kristiyano. May nakakakita. God give you His approval. God give you His authority sa bahay sa atin. So live a life that there is a Christ in your heart. Para nang sa gayon, mabigyan natin ng kaluwalhatian at kapurihan ng ating Diyos. Patuloy na mabigyan natin ng pagpapasalamat sa buhay natin. At ngayon, alam na ng mga consultant na born again Christian ako. So, one time ulit, naulit-ulit, pumunta kami ng Quezon. Ito na naman yung ano. Sabi niya, eto, hinaluan ko na ng Coke, hinaluan ko na ng JD ng konti lang. Sabi niya, konting-konti lang. Hindi mo malalasahan na may alcohol yan. Pero, hindi naman yun yung bagay na yun yung pinupunto ko din eh. Pero, once na I take, kaya pala, konti kahit naman eh, pwede naman pala eh. Bakit hindi na lang, ano? Kasi once you give a little sa enemy, hindi yan papayag na kuhanin yung buo sa iyo. Sabi ko, Lord, kahit na konting-konti lang, but I will stand on my feet na hindi ako manginginom. I am not a drunkard. So alam niya, ay, sabi niya, si Joel, wala tumatakbo yan sa inuman. Wala, hindi mo yan mapapainom. So alam na nila. So they will stand. And sa susunod, hihinto na sila. Hindi ka nila pipilitin. Hindi ka nila persecute. Hindi ka nila kakantsawan kasi alam na nila yung faith mo. Minsan kasi, we compromise o minsan nagbabalik-baliktad ka. Kaya, ay, nalilito yung tuo, yung mga tao yung nakaharap sa'yo. Nako-confuse sila. Sino ba yan? Kristiyano ba yan? Hindi. Hindi lamang sa panginginom yung pinupunto ko dito. And our other attitude and our other living na paano ba? Kristiyano ba yan? Bakit ganyan magsalita? Bakit ganyan makitungo? Kristiyano ba yan? Bakit ganyan? May Kristo ba yan? So, hayaan natin baguhin tayo ng Diyos. Lord, alam ko mahina ako, pero sa bagay na tupay nang bigyan mo ako ng lakas para tumayo na mayroon akong Kristo. Ipakita ko na mayroon akong Diyos sa puso ko, na ako'y binago mo, na ako'y binayaran mo doon sa krus ng Kalbaryo, at mayroon akong bagong buhay na pinagkaloob mo, na mumuhay ako ayon sa kalooban mo. At ngayon, tatanungin nga, ano ba yung kalooban ng Diyos? Magbasa ka ng Bible, nandoon yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Kasi hanggat hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi mo alam kung paano ka mamumuhay. Hanggat hindi ka nakikinig ng mga mensahe ng Diyos, hindi mo alam kung paano ka mamumuhay.
Kahit alam mong tama, pero you will not have the conviction of the Lord God. You don't have the conviction of the Lord kasi ayaw mong makinig o ayaw mong ilagay yung sarili mo doon sa lugar na dapat mong kinalalagyan. If you want to experience the power of God, stand doon sa pagkakatawag sa iyo ng Diyos. Sinong gusto maranasan yung kapangyarihan ng Diyos? Lahat naman tayo, Lord, I want to experience your power, your amazing power. Ang sabi na ng Diyos, tumayo ka, and I will sustain you with my power. Alam niyo, nung tumayo ako sa Panginoon, habang ako ay naglilingkod sa Diyos, naranasan ko na kung paano yung habang kami ay naglalakbay, ako parang palayas palagi. Palayas. So, habang kami ay along the journey, nakita ko yung barel na talaga itinutok sa amin. Dahil siguro naingayan sila doon sa sasakyan na meron ako. But God give us His power para hindi mapangyari yung bagay na magkakaroon ng aksidente o ano paman. Kahit nung nasa abroad ako, may mga bagay na kung paano ko nakita yung kapangyarihan ng ating Diyos that He is covering me. Tumayo ka lang sa pagkakatawag sa iyo ng Diyos. Mararanasan mo yung kapangyarihan ng Diyos. Lord, I want to experience your power. Kung paano gagaling yung anak ko, tumayo ka sa pagkakatawag sa iyo ng Panginoon. Lord, I want to experience your healing power. Tumayo ka doon sa pagkakatawag sa iyo ng Panginoon. Sa pagkakatawag sa iyo ng Panginoon, makikita mo. And I am so thankful to God. Kasi yung prayer ko sa Lord, although siguro may at some point may mali sa prayer ko, pero I am so thankful to God kasi nung ako ay nanalangin sa Lord para sa parents ko, to my father, sabi ko, Lord, hayaan mo na nakita ko kasi na Lord, yung father ko, Panginoon, gusto ko na siguro kapag kukuhanin mo na siya at the age of 85. Sabi ko, so, Lord, parang mali yata yung prayer ko doon ha. Pero dahil doon sa prayer ko, alam nyo, I'm so thankful nung 85 na si father ko, kinuha na din yung father ko. Pero napakabuti ng Diyos kung paano siya kinuha din ng Panginoon. So there the power of your prayer, the power dun sa ginagawa po natin, nararanasan natin habang tayo sumusunod sa Panginoon. So marami tayong mararanasan kung paano makapangyarihan ng ating Diyos habang ikaw ay sumusunod at nagiging tapat sa ating Diyos. Are you still with me? Hayaan natin, maranasan po natin 'yan. Sabi na doon, glory belongs to God whose power is at work in? Saan? In us. Wala po ba dito? Hindi po nabasa. Ayan, by this power, He can do infinitely more than we can ask or imagine. Yung parang ine-expect mo lang yung ganito, pero grabe palang magpala si Lord, no? Grabe palang kumilos si Lord kapag sumunod ka sa Kanya, kapag naging tapat ka sa Kanya, kapag naglingkod ka sa Kanya. Saan ka pa? Titignan mo ba yung intimidation? Titignan mo ba yung takot sa puso mo? Palalaki mo ba yung mga worries na yun? Ay, paano na lang? Paano na lang ako tatayo? Wala pa akong trainings, hindi pa ako nakapag-undergo ng encounter, hindi pa ako nakapagbahagi ng salita ng Diyos, hindi ko pa naranasan na magturo ng John 3:16. Pero hayaan mo, Lord, I want to experience your power. Kaya ako pa noon, I will go to preach your word. There are so many, maraming kapamaraanan para magamit ka ng Diyos. Hindi ka man magamit na tatayo dito para to preach the word of God, mayroon pa rin. Mayroon music ministry, mayroon tayo nandiyan na mag-follow up ka ng mga kapatid, mayroon dyan na mag-evangelize ka, mayroon dyan na mayroon kang Facebook, i-share mo, ibahagi mo si Kristo, ibahagi mo yung mensahe na to, at makikita nila, ano ba, sino ba ito? Ah, Kristiyano pala, ganun pala kung paano mamuhay, ganun pala kung paano magsalita, makikita na the change in your life. So, hayaan natin mag-work yung kapangyarihan ng ating Diyos sa buhay po natin at patuloy na mararanasan. Sabi niya dito, alam niyo po, sa buhay ni Nehemiah, na-intimidate po sila.
Di ba? Nung ibinibuild nila yung wall, mayroon siyang tatlong ano dito eh. Mayroon siyang tatlong persecutor, mayroon siyang tatlong intimidator na talaga namang habang itinatayo nila yung wall ng Israel, di ba? At ito naman itong si Sambalat, si na kung saan si Sambalat, si Hunrea, si Tobiah at maging si Geshem na kung saan talagang nakakarinig. Anong ginagawa mo? Minsan, sa paglilingkod mo sa Lord, di ba? Anong ginagawa mo? Minsan, makakarinig ka, uy, may mga comments, may mga maririnig ka na salita na parang against sa iyo. May mga maririnig ka na persecution. Hallelujah! Ay, andyan na si ganito. Or makakarinig ka ng mga salita na that will intimidate you. Pero si Nehemiah, hindi niya in-entertain. He just keep on going to rebuild the wall. Ang nais ng Diyos sa buhay mo sa umaga po ito. Mayroon kang nararanasan na intimidation. Maaring na-intimidate ka sa gawa ng pandemya. Because pinapalaki na ng pinapalaki yung kaaway. Paano ako magbabahagi ngayon ng salita? Paano ako magsisell? Paano ako pupunta? Through text, through call, through Facebook, i-follow up mo sila, kamusta na kapatid? Kamusta na yung buhay natin? Kamusta na yung ganito natin? Maaring naghihintay lang sila ng tawag mo, maaring naghihintay lang sila ng text mo para sila ay bumalik sa Lord. Wala akong kausap. Now is the time. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, i-text mo na kapatid yung cell mo. I-follow up mo na. Dahil this is the right time. Si Nehemiah, hindi siya nagpatinag sa mga salitang narinig niya, sa mga sitwasyon na meron sila. Pero ang alam ni Nehemiah, kaya nilang i-build yung wall, kaya nilang i-rebuild yung wall in spite of these people, in spite of their circumstances. Ikaw na nandyan, ikaw na cell leaders, ikaw na pinili ng Trinon, you could start building your cell again. I-follow up mo sila. I-text mo sila. Are you still with me? Ikaw na wala ka pang cell, start. Lord, kanino mo ba ako ibibigay? Sino ba yung ipagkakatiwala mo po sa akin na isi-sell ko? Sino ba yung aalagaan ko? Sino ba yung tao na makakakilala sa buhay ko na mayroon akong Kristo? Ipinapanalangin yan, kapatid. Hindi ka lang pupunta dito para maupo, kundi pumupunta ka dito para gawin yung nais ng Diyos sa buhay mo. Salamat sa isang nag-amen. Are you still with me? Number three, people will be amazed through your life as you cross over your intimidation, for God's power is at work within you. Na-amaze sila. Ma-amaze ang mga tao na kapag hindi ni mo ini-entertain yung intimidation sa puso mo. Di ba? Ito si Sambalat, na-amaze sila. Ay, ganun ba? Kahit na nilait-lait na sila ni Sambalat, ni Tobiah, pero na-build pa rin nila yung wall. Natapos nila yung wall. Ganon din sa buhay po natin. Mabubuo mo yung cell mo, magkakaroon ka ng cell na aalagaan kung hindi mo i-entertain yung intimidation na meron ka. And being a servant of God, should you overcome mediocrity but never compromise humility. Amen po ba? Ano yung mediocrity? Kasi minsan parang okay lang, tama lang, ganito lang. Andun ka lang yung level-level lang. Wala kang ginagawa na for excellence. Wala kang ginagawa yung for the best para sa Lord. Gawin mo yung the best para sa Panginoon. You excel to the talent that God has given you. Nagagamit lahat. And without compromising your humility. Kasi you give glory to God. You bring back the glory, the honor to our Lord Jesus Christ. And signs and wonders will be visible in you once the power of God takes place in your life. Makikita mo, Lord, ang ganda ng ginagawa mo sa buhay ko. No? I am amazed. Maging sa mga kapitbahay ko, na-amaze sila sa buhay ko. Dahil that is God working into your life. So, Ephesians chapter 1:19, you will also know the unlimited greatness of His power at its work with might and strength for us. Sino yun? Sino daw yun? The
believers, ikaw yun na mananampalataya ni Kristo, ikaw na nandiyan sa tahanan ni, na, sa tahanan mo, nakikinig sa mensaheng to, believers ka ni Kristo, and you will experience the greatness, power of God kung hinaya mong yung buhay mo gamitin ng ating Diyos. Number three, bibilis ako na po, God's protecting hand, pointing out God's protection. Sabi niya dito, no one will be able to help you. Walang makakasakit sa'yo. Emotionally, makakarinig ka ng mga salitang masasakit. Physically, masasaktan ka, mapapagod ka. Intellectually, parang minsan napagod na yung isip mo. And spiritually, you will feel weak. Pero hayaan mo yung protection ng Lord sumugob sa'yo. The blood of Jesus Christ will protect you in all the way. Mararanasan po na. Dahil sabi niya dito, weapons made to attack you. May mga schemes ang kaaway. May mga tactics ang kaaway to attack you. Pero ito ang pangako ng Diyos. Ito ang sabi na, won't be successful. Words spoken against you won't hurt at all. Kapag mayroon kang Kristo sa puso. Dahil hindi mo na ini-entertain yun eh. Lord, alam ko naman, tinawag mo ako. Lord, alam ko, pinili mo ako. Kaya gagawin ko yung pagkakatawag mo para sa akin. My servant Jerusalem is yours. I, the Lord, promise to bless you with, ano daw yan? With victory. Magtatagumpay ka sa ating Panginoon. Alam niyo, mag-e-end po ako sa umaga to. Alam ko paano ako blessed ng Lord. Protecting me na kung saan ilang beses akong napaulit-ulit pabalik-balik sa abroad para magtrabaho. Pero one thing na nakita ko dito, na habang ikaw ay sumusunod, habang mayroon kang Kristo sa puso mo, habang ikaw ay namumuhay na mayroon kang Kristo sa puso, sa buhay mo, God, the protection of God is at hand. The power of God will work unto you. Makikita ng mga tao ito, mararanasan mo. Alam nyo, I am so thankful to God kung paano ako pinrotektahan, iningatan ng Diyos. During the time na nandun ako sa Oman, during the time na nandun ako sa Saudi, during the time na nandun ako sa Taiwan, God, His power in me is working. Ang nais lang ng Diyos, you may decide. Lord, yung sasabihin mo, Lord, I have decided to follow you. Na, Lord, you, the world behind me and the cross. Nasa harap ko yung cross kasi why the cross is in front of you? Nakikita mo si Kristo na naipako sa'yo na ito yung binayaran niya sa kasalanan mo. Na ito yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo sa'yo. Itong verse na iiwanan ko sa inyo sa bawat isa sa atin, it will be a challenge. It will be encouragement to each and every one of us. Para hindi ka sumuko, hindi ka tumigil sa pinapagawa sa iyo ng Panginoon. In nakosan, His protection will always prevail as we keep on serving God. Ang sabi niya dito sa Exodus chapter 9, verse 16, but indeed, for this very reason, I have allowed you to, bakit may buhay ka ngayon? Mahininga ka? God allow you to have your breath. God allow you to have your strength. God allow you to have your talents. God allow you to have your power to stand. In order to show you, anong sabi ng Lord? In order to show you my, and in order that my name may be proclaimed throughout all the earth. Ramdam mo ba sa ngayon sa umaga na to? Lord, ako yun! Ako yung tinawag mo! Ako yung pinili mo! And I have decided to follow you. To stand sa harapan mo para gawin yung pinapagawa mo sa buhay ko. Mahirap, may takot, may intimidation, may weariness, may difficulty, may struggles. Pero ang nakikita ko, Lord, yung kalahating puno na binigay mo sa buhay ko na magagamit para sa kalawalapian mo. So umaga na to, have you decided to follow Jesus? Have you decided to follow Jesus?
May I call you to stand on your feet? And let us sing to the Lord. I have decided, oh God, that I will follow you in spite of everything, in spite of this pandemic, in spite that I have the situation in my heart. Lord, I will decide. I have decided to follow you, oh Jesus. Come on, sing it to God as a response to our Lord for this message for this morning. I have decided to follow Jesus. No turning back. Yes, oh Lord God. No turning back. Oh. God. Yes, oh Lord God. No turning back. Let the people of God sing. Sing with your response to the Lord. To, mayroon tayong gagawin. Maikli lamang ito. Saglit lamang ito. Ayun o. You could stretch your hands. Make a cross. Make a cross in yourself. Lord, ipinapako ko yung sarili ko. Lord, ipinapako ko yung sarili ko sa umaga na ito. That you are saying, Lord, I have decided to follow you. Hindi yung will ko, hindi yung sarili ko. Ipinapako ko ngayon yung sarili ko, Diyos, yung kagustuhan ng sarili ito, yung takot na meron ako, yung intimidation na meron ako, yung worryness sa buhay ko. Lord, isama-sama ko ipinapako sa ngayon sa cross na ito. Yung sitwasyon sa buhay ko, Diyos. Lord, put it all in the cross. Put it all in the cross. Ipako mo, kapatid, lahat na meron ka. Mga problema mo, mga dalahin mo, just put in the cross. At sabihan mo, Lord, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. Yes. No turning back. Huwag mo nang balikan. Huwag mo nang balikan kung sino ka.
Huwag mo nang balikan yung mga kahinaan mo. Huwag mo nang balikan yung mga pamumuhay sa kasalanan. Lord, I pray for this morning. Ay yung mga anak kami ba noon na we are representing ourselves na ipinako na doon sa cross on the Calvary. It is a gesture, O God, that we are deciding to follow you. Lord, buong-buo kami pa noon sa umaga na to na nagpapasakop, nagsasabing susunod at maglilingkod sa iyo, ibibigay pa noon yung the best para sa iyo. At ayaw mo pa noon na habang kami ay sumusunod at naglilingkod sa iyo, malanasan po namin yung sinasabi mong permission, your authority, your approval, your answer to us. Malanasan po namin yung power, malanasan po namin yung protection sa aming buhay, O God. In everything na gagawin po namin, saan man kami mapunta, saan man kami dalhin, saan man kami pa noon ilagay, we could experience your power and protection in us. And as we sing, I have decided, O God. Worshiping. We are looking forward to see you again next week. We pray that you have been blessed today. Remember that our Sunday service starts at 9 o'clock in the morning, and we also have our online global Sunday service at 9 o'clock in the evening, here in our global Facebook page. Every Wednesday, we have Wonderful Life Family Matters at 8 p.m. This one goes to all the youth out there. Feel free to join us on our online gimmick tambayan every Friday at 8 p.m. on our Youth Gimmick Facebook page. Do you have any prayer requests? Do not hesitate to send us a message or approach any of our usherettes. We would love to pray for you. To all of our mentoring, please like our Facebook page to keep updated. God bless us all and have a blessed week.